Magandang araw, kaibigan. Handog namin ay mga kwento ng pag-ibig na kikiliti sa inyong mga puso at magbibigay ng inspirasyon. Pero kung bago ka pa lamang sa aking channel, ay pakilike po ng aking video at pakiclick ng subscribe button, gayon din ang bell icon para lagi kang updated sa mga paparating pana-upload. Nagising siya na sobrang bigat ng pakiramdam. Papaano siya nakauwi dito sa hotel? Ah, oo nga pala. Michael, save her. Pilit siyang bumangon kahit nahihilo siya. Kinuha niya kaagad ang pad na nakadikit sa kanyang noo. May lagnat pala siya. Tiningnan niya ang kanyang cellphone. What? Ibig sabihin, isang araw na pala siyang nakahiga rito. Pero teka lang, nasan si Michael? Ang tahimik naman ang kwarto. May lakad ba iyon? Nauuhaw ako. Dahan-dahan siyang bumangon sa kama para uminom ng tubig. Kakayanin niya kahit nahihilo pa siya. Paglabas niya sa kwarto, obvious nga na wala dito si Michael. May sakit na nga siya, iniwan pa siya dito. Dinala niya ang basong tubig at pumunta sa sala at nanood ng telebisyon. Sobrang tahimik kasi ng lugar at siya lamang mag-isa. Napasanda lamang siya sa sofa habang nanonood ng pelikula. Grabe ang nangyari sa kanya kahapon. Hindi niya lubos akalain na may gagawin si Albert sa kanya. Dinukot siya at ikinulong sa isang kwarto para gawan siya ng masama. Nakaramdam siya ng takot pero mas nanaig sa kanya ang inis sa lalaking iyon. Biruin mo, pag-unzip nito sa kanyang suot, nandidiri ito sa mga peklat niya. The nerve sa batang iyon. Nandiri pa nang makita nito ang mga sugat niya noon. Hindi naman na insulto at nagulat na lamang siya. Dahil may tao pa lang mangdidiri sa ganitong peklat na meron siya. Hindi naman madali sa kanya ang dinanas niya noon. Dahil sa aksidente at disyo na iyon na huwag itong burahin sa kanyang katawan. Proud pa nga siya dahil sa trahedya na iyon. Nagpapasalamat siya dahil nabuhay pa siya at nakayanan niya ang mga therapy para makapamuhay siya ulit ng normal. Iintindihan na lamang niya na hindi kasi naranasan ni Albert ang sitwasyon na meron siya noon. Maliban pa nito, laking ginhawa nang kesa tuluyan siya ni Albert na galawin, mabuti na lamang at nahanap siya agad nito. Pero ang huli niyang natatandaan ay sinuntok nito si Albert at agad silang umalis at pinasakay siya sa kotse. Iyon lamang ang natatandaan niya pagkatapos. Mahigit isang oras ang lumipas. Hindi pa rin bumabalik si Michael. Naidlip siya sandali habang naka-on ang telebisyon at nagugutom siya. Nasaan na ba ang lalaking iyon? Mag-aalas 6 na ng gabi. Narinig niya ang ingay sa labas. Mukhang si Michael na yata ang dumating. Roxanne? Roxanne! Sigaw nito. Mukhang naalarma ito na wala siya sa kanyang kama. Here! Pasigaw niyang sagot rito. Dinig niya ang pagmamadali nito. Why are you there? You should rest. Sabi nito papalapit sa kanya. Isang araw na yata akong nagpapahinga. Pagpapahingahin mo na naman ako. I'm fine. Masakit lang ng konti ang ulo ko. Tinapal nito ang kamay sa kanyang noo. You're still hot. Wow, thanks for the compliment. Sabay ngiti niya rito. Ang hot daw niya. I'm serious. Baka lumala pa yung lagnat mo. Go to your bed. Ano ka ba naman? Kasasabi ko lang naman na tapos na ako sa rest-rest na iyan. Nagugutom na nga ako. May dala ka bang pagkain dyan? I am. Great! Kain na tayo. Napabuntong hininga na lamang ito. Fine. Ako na ang magdadala dito. Don't move. At pumunta ka na sa kusina. Pagbalik, dala na nito ang pagkain. Salamat naman may pagkain na.
Nagugutom na talaga ako. Umayos siya ng upo at nagsimula ng kumain. Chow fan na may sushi. Mas lalo siyang nagutom nito. Isa ito sa mga paborito niya. Kumain ka na rin. Yaya niya kay Michael. Tapos na ako. Hindi mo man lang ako hinintay. Saan ka pala kanina? Kalahating araw ko tang hinintay. May meeting ka pa rin ba? May inaasikaso lamang akong importante. How are feeling? I'm fine. Gutom lang. Anong importanteng pinuntahan mo pala? It's a private matter, so I can't disclose that. Okay. Ilang minutong katahimikan sa kanilang dalawa. Siya ay focus lamang sa pagkain habang nanonood ng telebisyon, habang nakaupo lamang si Michael. I'm really sorry for what happened. Kung alam ko lang agad na meron palang gagawin sa'yo ang lalaking iyon, hindi na sana kita isinama sa party. Ano ka ba? Wala ka namang kasalanan sa nangyari. All of it was my fault. Hindi kita nabantayan ng maayos. All I do was to talk others. Please sir, tama na iyang guilty mood mo. Sa totoo lamang, takot ako noong time na iyon. At nakakagulat dahil hindi ko sukat akalain na magagawa iyon ni Albert sa akin. Akala kasi na lalaking iyon, nagpapakipot ako sa kanya. Kesyo kada yaya niya sa akin ay puro na lamang ako tanggi ng tanggi. So ayon, gumawa ng katarantaduhan. Why are you so calm? Napalingon siya rito. Ano? Bakit? He did the unforgivable. He almost molested you. Tapos parang wala lang sa'yo? You should be angry sa ginawa niya. Hay nako sir, kahit magalit pa ako ay nangyari na. Tsaka, tapos na rin naman. Okay na ako. Iniligtas mo ako. So wala na sa akin iyon. Pero disappointed ako. Saan? Many years ago ay naaksidente ako. Hindi ko matandaan. Pero pagkagising ko, kinuwento sa akin nila ate at mama na nasama ako sa isang aksidente ng bus. Bali-bali ang mga buto ko at maraming sugat. Ang dami kong pinagdaanan ng mga therapy at mga surgeries. Kaya marami akong peklat sa katawan ko, lalo na sa likuran. Disappointed lang ako at nagulat dahil nang nakita ito ni Albert, sobra siyang nandidiri at parang hindi niya kayang hawakan ako. Wala namang taong gustong makaranas ng ganito, hindi ba? Pero imbes na intindihin ako at bigyan ng konting respeto, hindi pala lahat ng tao ay ganoon. Noong oras na iyon, narealize niya na hindi lahat ng tao ay naiintindihan ang pinagdaanan ng iba. Ang iba, nakakaramdam ng pagkaawa, pag-unawa at paghanga. Pero meron ding kinawawa at pagkadiri. Sa nangyaring iyon, mas lalo siyang naging conscious sa sarili niya. Ang nakitang ekspresyon sa mukha ni Albert noong mga oras na iyon, naramdaman niya kung paano tingnan ang nakakadiri siya. Hindi siya nadismaya dahil may gagawin ito sa kanya, kundi ang pandidiri nito nang makita ang kanyang mga peklat. That guy didn't know what you've been through. All he can see every day are perfect women na parang hindi pa nakakatapak sa putik o kaya naman ang alam ay magaganda. His ignorance blinded him. That's not the only definition of a perfect person. Ang perpektong tao ay napagdaanan niya na ang mga bagay na hindi niya lubos akalain na malalagpasan. Just like you. Talaga? Tumango ito. Just don't let yourself ruined by others because of their judgment. Hindi lahat ay pare-parehas. Black and white, positive and negative. Aside with Albert's behavior, hindi natin palalagpasin ang ginawa niya sa'yo. Do you want to settle this by suing him? Napaisip siya. Naku, mukhang ayoko na ng gulo. Huwag na lang. That's very unfair to you kung wala ka man lang gagawin. I know na mali ang ginawa niya. Pero kahit isang taon lang ang tanda ko sa kanya, isip bata pa rin siya. Alam ko rin na if wala akong gagawin sa ginawa niya sa akin, gagawin niya ulit iyon sa iba. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Gusto ko naman siyang maturuan ng leksyon, pero ayoko rin naman ng gulo. Sorry ha,
Hindi pa yata gumagana ang utak ko. It's okay. Tumayo ito. Kukuha lamang ako ng tubig. At pumunta ito ng kusina. Inasikaso muna niya si Roxanne bago umalis. Mabuti na lamang at natigil na ang kumbulsyon at mahimbing na ang pagtulog nito. Bumalik na naman ang lagnat nito. Hindi niya sukat akalain na may masamang mangyayari rito. Akala niya ay ligtas na isama niya ito sa party, pero naisahan din pala siya ng lalaking iyon. Walang bahid ng takot o umiyak man lang sa mukha nito, pero alam niya na ang pagkakasakit nito ngayon ang resulta sa pagkidnap ng lalaking iyon kay Roxanne, at hindi niya ito mapapatawad. Pagbabayaran nito ang ginawang pambabastos nito kay Roxanne. Halos hinuburan pa nito ang dalaga, kaya kung anong ginawa niya rito ay gagawin niya rin sa lalaking iyon. Hapon na at tapos niya ng palitan ng damit si Roxanne. Naalimpungatan ito kapag pinipilit niyang ginigising para man lang kumain. Kitang-kita niya ang panghihina nito. Kaya makakaya ba niyang iwan muna ito dito? Pero kailangan, dahil may gagawin siyang importante. Bago siya umalis, ay may tinawagan siya sa telepono. Is it ready? Good. I'll be right there in a minute. And don't you ever let him go away. Agad siyang umalis ng hotel, papunta sa lugar kung saan dinaraos ang party. Isa rin iyong hotel at ang pinagdalhan kay Roxanne ay isang hotel room at babalik siya doon. Para naman maranasan ng lalaking iyon kung anong ginawa nito kay Roxanne. Tuturuan lamang niya ito ng leksyon. Pinuntahan niya ang kwarto kung saan dinala si Roxanne ng Albert na iyon. May nakabantay na dalawang lalaki sa pinto. Binuksan ng isang lalaki ang mga pinto at pumasok siya. Agad niyang nakita ang pakay niya. Si Albert. Nakaupo at nakatali ang dalawang kamay sa silya. At tanging boxers lamang ang suot nito. Kumuha siya ng silya. Umupo siya sa harap nito. Having a good time, mister? Tanong niya rito. Puno ng luha at singkot ng singkot ito. Mula nang mahuli niya ito ng kasama si Roxanne, hindi niya na ito binitawan pa. Pagkaalis niya dala si Roxanne, inutos niya sa kanyang mga tauhan na talian hanggang makabalik siya dito. Kaya lumipas ang isang araw at kalahati, bumalik siya rito para mag-uusap sila ng masinsinan at maayos. Pakawalan mo na ako. Baka hinahanap na ako nila Papa at Kuya. Pagmamakaawa nito na hindi pa rin tumatahan sa pag-iyak. He can't believe na isang taon lang ang tanda ni Roxanne sa utak bata nito. You're begging to let you go? Pero nang si Roxanne ang nagmamakaawa sa'yo, napakawalan mo siya. Hindi ka man lang nakinig. Also, don't you think hahanapin ka ng Papa at Kuya mo? Maybe, and maybe they think nasa club ka lang buong araw. I didn't mean to do it. You did to her was unforgivable. Do you know why you are still here? Para maranasan mo ang ginawa at pinaramdam mo sa kanya. But I thought, nagpapakipot lang siya. Every time I invited her to eat or to band somewhere, puro na lamang siya rason at hindi siya pumapayag. Sagot nito. Sino-sino ba ang mga babaeng nakakilala at nakausap mo araw-araw? Do you think lahat ng babae ganoon? Do you think lahat ng mga babaeng nakikilala mo ay may lihim na pagnanasa sa'yo? Grow up! You're not a kid! Kung hindi mo kayang rumespeto sa ibang tao at sa sarili mo lang iniisip mo, ay lumayo ka na lang at huwag na huwag kang makikipaglapit kung sino-sinong tao. Now, what will I do to you para magtanda ka? You will pay for this! Isusumbong kita kay Kuya pag nalaman nila to. Banta nito sa kanya. He smirks and said, Really? I was expected that, mister. But to be honest, hindi ka nila tutulungan. Good thing you know. As a spoiled kid like you, don't you think pag nagsumbong ka, ikakampihan ka nila? Baka ka ikakahiya ka pa nila. Play the video. Utos niya sa isa niyang tauhan. Pinabuksan niya ang television at pinanood niya rito ang nakuhang CCTV
mula sa pagkuha nito kay Roxanne sa parking lot hanggang pagpasok nito sa hotel room. Ngayon, sabihin mo ulit ang banta mo sa akin dahil ito mismo ang ipapakita ko sa lolo at kuya mo. What do you think? Great idea? Am I right? Ngiting tanong niya rito. You really gonna do that? You don't know me, mister. May ginawa ka sa isa sa mga tauhan ko. Well, parang may ginawa ka din sa akin. And all I can write now, to show you kung sino ang binangga mo. You have plans to resolve your problem right now. Para kumalma naman ako kahit konti at hindi ko na itutuloy ang susunod kong gagawin sa'yo. Sandali, I'm sorry, okay? I really thought nagpapakipot lamang siya sa akin at masyado akong impatient. Kaya ginawa ko yon. Hindi iyan ang tinatanong ko. So I guess I have no choice. Wait, just give me a moment. Ano? Ikaw? Ikaw na lang ang bahala. Basta't pakawalan mo lamang ako. Gagawin ko kung anong gusto mo. Just don't tell my brother about this. Pagmamakaawa nito. Pero hindi man lamang siya na-touch sa awa nito. Hindi siya ang taong madaling madala sa awa lang. This man almost molested Roxanne. Sa pag-aakala mo ba ay madadala ako sa ganyan? Honestly, dadalhin sana kita sa isang maganda, mahangin at matubig na lugar. What? We're gonna get into boat then. Babiyahe tayo hanggang sa pinakamalalim na lugar. Itatali ka at unti-unting ilulubog sa tubig. That's a good idea for swimming, right? I bet you will enjoy it. Nakita niya ang gulat at takot sa mukha nito. He's not kidding. He will do it. I already apologize. Not enough at hindi ka dapat humingi ng tawad sa akin. Sa kanya. You traumatize her and right now, nagkukumbulsyon siya dahil sobrang lagnat niya. You know what? I'll change my mind. Hindi na lamang kita dadalhin sa dagat. Tumayo siya. I'll be going, so be ready tomorrow. Dahil buong araw kang hihingi ng tawad. Pakawalan mo ako dito. Just he give him water and wait for my command tomorrow. Sabi niya sa nagbabantay rito. Agad itong sumang-ayon. Bago siya umalis, nilingon niya ito. One more thing. If you try to tell this to your brother, I'll be obliged to tell about this in detail. So be so exaggerated na magsumbong dahil marunong ako magpakita ng ebidensya. Sino bang hinihintay natin dito? May meeting ba? Nagtatakang tanong niya na nandito sila sa isang building na pagmamay-ari ng lolo ni Albert. Yes, may mga taong gustong kakausap sa atin. Kalmang sagot nito. Sandali lang, nandito pa tayo dahil sa nangyari? Maybe. Halata naman, nandito tayo para dyan, diba? Alam ba nila? Anong ginawa nila kay Albert? I don't know. We just have to wait. Are you hungry? Hindi ako gutom. Ilang sandali ng paghihintay, pumasok na sa loob ang lolo at kuya ni Albert. Agad na nakipagkamay ang mga ito kay Michael. I'm not expected you to be here, Mr. Monteverde. Anong ipaglilingkod ko sa inyo? Tanong na nakakatandang kapatid ni Adalbert. May isa sa uli lamang akong isang bagay para sa inyo. Ngiting sagot ni Michael. Nagtataka naman sila kung ano ang ibig sabihin sa sinabi ni Michael. And what is it? Bigla silang may narinig na sigaw sa labas. Gulat na gulat sila nang makita kung sino ang pumasok. Si Albert. Gusot ang damit nito. Hindi ayos ang buhok at parang magang-maga ang mga mata dahil sa kaiiyak. Hawak-hawak din ito sa magkabilang kamay ng dalawang lalaki na parang hinihila na ito papasok. What happened? Gulat na tanong ng lolo nang makita si Albert. Albert wants to say something.
sabi ni Michael rito. Pinakawalan si Albert ng dalawang lalaki. Papalakad ito papunta sa kanya. Hindi niya alam kung ano ang gagawin niya. Hindi siya makagalaw dahil sa gulat at sa mga nakikita niya ngayon. Mas lalo siyang nagulat nang bigla itong lumuhod sa kanyang harapan. Roxanne, I'm so sorry sa ginawa ko. Sigaw nito sabay hagulhol. Napasinghap siya. Anong nangyayari rito? Tanong ng kuya at lolo nito. Akala ko lang naman nang naghahabol ka lang dahil ayaw mong tanggapin ang mga invitation ko sa'yo. Pero mali ako. Please forgive me. Hindi ko na uulitin ang ginawa ko. Wait a minute. What's going on here? Albert, ano to? Galit na tanong ng kuya niya. Mr. Monteverde, I don't understand what's going on here. Sabi naman ng lolo nito. May ginawa lang naman ang apo niyo sa empleyado ko. I told him that kung hindi siya gagawa ng paraan para hindi niya mapahiya ang pangalan ng pamilya niyo, might as well, hihingi siya ng patawad sa empleyado ko. Ano bang ginawa ng apo ko? See for yourself. Kinuha nito ang cellphone at may ipinakita na video sa kanya. Nagulantang ang dalawang lalaki sa nakita nito. Sumilip siya at nagulat din nang may video pala kung saan siya kinuha hanggang ipinasok sa hotel room. Kitang-kita din ang mukha ni Albert sa video. Meaning, hindi na ito kayang pagtakpan o magsinangwaling sa ginawa nito sa kanya. Ibig sabihin din dito, sadyang isinama siya ni Michael para personal na humingi ng tawad si Albert sa kanya. Albert, ano itong katarantaduhang ginawa mo? Galit na sabi ng kanyang lolo. You assaulted a woman? Albert, hindi ka naging maayos sa amin. Gagawan ka pa ng kahiyan? Hindi ka na ba nahiya? Sabi naman ng kuya nito. That's why I apologize to her. Frustrated lang ako dahil siya lang ang babaeng tanggi ng tanggi sa mga alok ko. Napasapusan o ang kuya niya. Albert naman, ano bang nangyayari sa'yo? Mr. Monteverde, ako na ang humihingi ng kapatawaran sa inasal ng apo ko. He may be in his right age, pero we can't deny that he's still a kid. Sa ganitong sitwasyon, hindi ko pinapalagpas ang ganitong pangyayari sa mga empleyado o malapit sa akin. Especially, nandito kami for business trip. Your grandson did the unthinkable. Sir, I don't want to end our friendship nang dahil lang sa apo nyo. That's why, pumunta ako kasama ang empleyado ko para makita ninyo sa personal na hindi katanggap-tanggap ang ginawa nito sa kanya. I understand. Nilingon siya ng matanda. Iha, I'm really sorry sa mga nangyari. I do what I can para maturuan ng leksyon itong apo ko. Okay lang po sir, kayo na po ang bahala. My employee doesn't want to press charges against your grandson. But I'll be expected na may gawin kayo para naman tumino ang apo nyo. Salamat. Albert, mag-uusap tayo. Ngayon na. Yes, Lolo. Let's go, Roxanne. Sabi naman ni Michael. Agad silang umalis at sumakay ng kotse. Iyan pala ang rason bakit tayo nandito. Bakit wala ka man lang sinabi sa akin? At bakit ganun ang itsura ni Albert? Tanong niya. Yes, I don't want to tell you. Because it's not important to tell you and tinuruan ko lang naman ito ng konting leksyon. What? Anong ginawa mo? Kawawa naman siya. Hindi pwedeng kaawaan ng mga taong ganyan, Roxanne. Ikaw hindi. Pero ako oo. Parang hindi na iyon makatayo ng maayos. I don't care. So we're free for the whole day. Gusto mo bang mamasyal? Wait, huwag mo ngang ilihis ang topic natin. Mamamasyal it is. Ibang klase ang lalaking ito. Hindi man lamang siya pinapakinggan. Dinala siya sa magagandang lugar, ipinasyal sa park, nag-shopping sa mall, at bumili ng mga pasalubong at kumain sa mga masarap na kainan. Nawala sandali sa kanyang isip ang nangyari kanina
dahil nag-e-enjoy siya sa kanilang pamamasyal. Ito na din ang huling araw nila dito at mamayang gabi ay uuwi na sila. Halina't sabay-sabay nating tunghayan ang mga kaganapan sa susunod na kabanata. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. God bless po and keep safe everyone!